Hello, hello, mga ka-easy cooking and baking. Welcome again to my channel. Isang appetizer naman ang isa-share ko sa inyo ngayon. At bago tayo mag-umpisa, sa mga di pa po nakakapag-subscribe, please, 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 pa-subscribe naman po ng aking channel at pakiclick na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga next video ko pang gagawin. At paki-like and comment na rin po sa ibabang bahagi ng video. So, let's start! Sa isang kaserola, maglagay po tayo ng 2 cup ng tubig, 2 kutsarang glutinous rice at 2 kutsarang sugar. Haluin hanggang sa ang lahat ng mga sangkap ay magsama-sama. Isa lang ito sa mahinang apoy, haluin ang haluin hanggang sa ito ay lumapot at maluto. At kapag na-achieve na ang tamang consistency, patayin na ang apoy, set aside ito para lumamig. At ngayon ay ihahanda naman ang ibang sangkap na gagamitin. Imimince po natin ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron ako ditong sibuyas, bawang at luya. Kung meron po kayong food processor, mas maganda po kung yun ang gagamitin nyo kasi mas mapipino nyo siya at mas kakatas mo ng husto yung mga spice na gagamitin nyo. Sa bawang naman, 6 hanggang 8 piraso ang ilalagay natin. Sa luya naman, mga 1 kutsarang tinadtad na luya ang kakailanganin. At kapag tapos nang tagtarin lahat ng mga spices na gagamitin, ilagay na ito sa mixture at haluin mabuti. At isama na rin natin dyan ang chili powder. Ang chili powder na ginamit ko rito ay gochugaru or Korean chili powder. Kasi kapag ito yung ginamit yung chili powder, Korean na Korean yung lasa. Authentic kumbaga. Haluin ng mabuti hanggang sa ang lahat ng mga sangkap ay mag-incorporate. Kapag natapos nyo itong haluin, pwede nyo itong tikman. Pwede kayo mag-adjust ng sugar o ng sili kung natatabangan kayo. Any chili powder na preferred nyo ay okay kung wala po kayong Korean chili. At ngayon naman, ang main ingredients naman ang ihahanda, ang Indian mango at ang singkamas. I-slice nito ng pahaba or julian cut. Yung dami nga po pala ng kimchi paste na nagawa ko ay pwede na siyang gamitin sa 1 kilo ng Indian mango plus 1 kilo ng singkamas. Pero ngayon, ang i-slicing ko lang po ay 2 pirasong Indian mango lang at 1 pirasong singkamas. Sakto lamang po ito para isang garapo na 500 ml na kimchi. Sa mga gusto pong gumawa nito, ilalagay ko po ang list ng ingredients sa description sa baba ng video. Pagkatapos ma-slice ang singkamas at ang mangga, ilagay ito sa bowl, pagsamahin ito, at lagyan ito ng 1/2 teaspoon ng salt. At haluin para magpantay ang lasa nito. Pagkatapos mahalo ang asin, isunod namang ilagay ang 1/3 cup ng kimchi paste. 1/3 cup enough para lang doon sa dami ng mango at saka singkamas na hinislice ko. Ayan, natapos na. Siyempre, bago ko ilagay sa garapo, titikman ko na muna siya kung okay yung lasa niya. At okay naman. Sakto-sakto lang sa lasa. Mapapalakas ang kain nito pag ginamit ng appetizer. Sigurado yun. At yung natira kong kimchi paste, nilagay ko sa 1 garapon
at i-store ko lang ito sa ref ng kahit na ilang linggo. Tatagal ito. At pwede ko siyang gamitin kahit na saan. Pwede ilagay sa ulam, sa chicken. Naku, ang sarap nito. O kaya yung original na recipe ng Korea na kimchi, yung napa-cabbage. Naku, sobra. I-store nyo lang siya sa ref. At sigurado tatagal yan. Ito yung aking ginawang kimchi. Ayan, sakto lang siya sa 500 ml na garapon. O, diba? Easy lang. Kaya gawin nyo na rin. At i-message nyo ako, i-comment nyo dito sa video ko. Hanggang sa muli. Thank you for watching.